Yeah, the concept was obviously the story was an adaptation of the viral text serie. But when we conceptualized with the writers, we realized that you know the story itself is really just an exchange of text messages. Mm-hmm. What happens behind the exchange of text messages? Sinasabi ba nila yung totoo sa text? Ano yung buhay nila? Usually tayo, pag nagtatext tayo, iba-iba yung meaning. Pag hindi natin nilagyan ng smiley, parang akala natin dumidedma. Pag kinaka-caps lock natin, akala galit. Ang daming interpretation sa mga text. In other words, yun yung what interests me is that lahat tayo ngayon, we communicate via text and yet, ang daming, it's a subject of interpretation and at the same time, we're not even truthful when we text. If you don't like, ay, kung ayaw natin magpag-usap, you just put smiley or K or scene zone, right? So, I realized that the kids nowadays, the millennials, parang ang generalization ko, they lived or we lived filtered lives. When we post in social media, sa Instagram, we put filters. We only post what's beautiful with us. If we hate a person, we put up fake Twitter accounts and then bash another person. Ay, ako yung diretso. Ang mura ko. Yun yung nag-interest sa akin. Paano pa sila ma-inlove? Kapag ang dami lang filters, ang dami lang tinatago sa buhay nila, paano nga ba ma-inlove ang isang millennial? That question, along with, since yung story naman itself, parang na-realize ko when the writers presented, when we brainstormed, it's really more, tama na yung MMFF. It's like a modern retelling of Cyrano de Bergerac, that yes. Classic literature, the ultimate love triangle movie. So parang inisip ko, parang pwede siya na i-adapt, tapos lagyan ng bagong setting. Yung background is the, yung age of social media. It's faithful because we got the premise itself. It's about Vince. There's this guy named Vince. He texts Kat and tells her that may crush ako sa kanya. Doon naman nag-start yung story eh. So in a way, faithful siya. Faithful siya. It's just that we explored what happened beyond or behind those exchange of text messages. Yung sinasabi kong kung ano yung buhay nila. Kasi for all we know, yun yung interesting eh. For all we know, yung nagpakilalang VAR, si VAR ba talaga? Yun yung in-explore namin. Of course, we asked for the permission of the creator, which was Jenny Ruth Almosera. And she gave us permission naman to explore the lives of the characters sa likod ng mga text messages na to. So yun. So in a way, faithful because we followed the premise of the whole story and yet we explored beyond the text messaging aspect of the story. Star Cinema had this really sobrang grabbing go scene ng lahat ng teen actors ng Star Magic and then they tested the chemistry between the two of them. Hindi ako part doon, mga bossing yun. And then nung nag-test ng chemistry, ang pinaka nag-stand out talaga sa chemistry test was Julia and Joshua. So it was just a matter of time to find the right project for them and they thought that, you know, let's give Julia and Joshua a chance and give them the Vince and Kath project. Ronnie auditioned. He was also part of the Gozi. He stood out there. They had chemistry with Julia also. He auditioned for the role. So nung nag-audition siya, siya yung pinili ko. Siyempre for the approval of management and then they approved Ronnie and then yun, siya na si James. Siguro para sa akin, magulang importante. Alam niya yun, kailangan maging open ka sa magulang mo. Kasi sila yung mas maraming may alam kaysa sa akin. Kaya kailangan makinig tayo sa magulang natin. Sa friends, pwede tayo mag-share yung mga masayang yung nangyayari sa inyo. Pero hindi ka makakakuha ng advice dun. Makakakuha ka ng advice pero hindi tulad ng sa magulang mo. Sa akin, depende po. Kasi ako pagkatating po sa talagang relasyon ng sa babae, talagang sinusulit ko yung sarili ko lang talaga. Minsan kasi meron din ano yung magulong natin, pero pagdating sa sarili, personal, ano natin sa ganyan bagay. So parang sa akin na lang. Parang mas okay sa akin yung ako, kasi minsan talaga may kontra yung magulang. So, oo, oh, nakasusunod. Ako, yes, definitely. Family is a big factor in every situation in life. So, malaki ang say nila dyan. And friends, boyfriends, girlfriends, they come and go. But your family, your parents, they stay forever. Ay, so, totoo, yeah. So, and they only want the best for you. Pag nakikita nilang hindi to okay, yung taong yan hindi magiging okay para sa'yo, maniwala ka kasi sila yung nasa outside perspective eh. Ikaw nasa loob ka, you're in that love high, you're in love, you're in cloud nine. So, hindi mo makikita. But the people around you who truly love and care about you, they see how it's affecting you as a person. So it's important. Ang hirap para sa amin i-explain why. Because we live in an industry where we are forced to mature and be wise beyond our years. And yung pag-iisip namin, it's very different. Kasi we're in this industry where may certain expectations sa amin. We are normal as much as we would love to do normal things. We don't have all that freedom too. So iba pa rin talaga yung
ways of living ng ibang teenagers, mm-hmm. ng ibang millennials, sa aming millennials na ito yung industry. Oh. Siguro ma, alam mo, feeling ko, ito yung mga issues na napagdadaanan natin years ago pa. Ngayon na talaga na-magnify kasi may social media tayo where we are free to express anything and any... Yeah, may technology tayo, may outlet tayo for our opinions. And not everyone has the same opinion. So, nagka-clash. Not like before na kayo-kayong friends na. Mm-hmm. Pero ngayon, nag-outreach to the world. Hello, world. Mag-away-away tayo. But I don't think that's right. I think respect... kailangan kasi may respeto talaga. The only way na may peace is if you acknowledge that there's respect between two people talaga. Beautiful. Respect is very important.